Good morning, guys! Happy Saturday! Wala pa pala akong lipstick. And I think nag-vlog ako last week. Hindi ko nasabi yung about sa hair ko na nagkulay ako ng hair. It was supposed to be pink. Pero since hindi naman todo bleach yung hair ko, red siya lumabas. Ngayon, yan, isang linggo pa lang, faded na siya. Ang sad. Although nakalagay sa box, para siyang for 15 washes. Pero parang wala pa ako 15 washes, definitely. Pero yun. Nandito na lang siya sa baba, oh. Wala, no. Nag-fade na siya. Ang ganda pa naman nun. Anyway, so yun. Happy Saturday. Yeah, kahapon, nag-date-datean kami ni Daddy somewhere sa may Bridgeland. And then, sabi ko, bukas balik tayo dito. And dalhin yung mga kids. Kasi may malawak na parang park that we can play. So, dadalhin namin lahat ng bola nila. Volleyball, basketball. Tapos may badminton kami. Ano pa? Tsaka, may nabili kami kahapon na ano. Basta something na nililipad sa air. Tapos, ayun. Kakain. And hindi ko pa sure kung matutuloy kami manood ng sine, yung Inside Out. So, basically, it's a family day today. Just like last Saturday pala. Nung parang Father's Day. Ay, last Saturday pala yun. Nakakulay na ba yung hair ko nun? Yeah, I think so, yeah. So, ayun. Dahil may pasok din ako bukas sa Colombia and may pasok si Daddy sa work. So, mag-ano tayo. Family day today. And isang linggo na lang. No, 3 days to go. Monday, Tuesday, Wednesday. Ang last 3 days nila sa school and bakasyon na yung mga kids kain get. So, yearn. Okay, we gotta go soon. Ayun, guys! Andito na kami! Look. Pero andun yung ice cream sa likod. Pero sarado pa. Sa mamaya tayo dyan. So, meron ditong basketball court. May playground. And, yan. Malawak na green space. So, dala namin yung soccer ni Zeb. Dala namin yung badminton namin. Oh, may doggy! Sana dala ko din yung doggy namin. Oh my gosh. Ang init. Okay. Let's go. May dala pala akong mga tubig. At saka may snack ako like cinnamon roll, butter tart. Para ano, kakainin dito while watching them. Ay, nice. So, nag-yoga-yoga sila. Sana, wala kaming picnic mat pa eh. Sana pala bumili kami picnic mat. That was weak. Go! Let's see Daddy over there. Parang di naman masakit legs mo, ah. Ha? Sakit. Oh, go. Shoot mo yan. Ah. Andun yung dalawa sa playground. Let's check them out. Oh, good job. Oh, I got dizzy pushing you guys. Oh my. Go inside, Zeb. Nakahanap ako ng picnic table. Doon si Daddy. Tapos si Jack nandun din. Si Jeb nandito sa playground. And ako nandito. Kakain tayo. Cinnamon roll. Kaperanggot na cookie. Brownie. Tsaka butter tart. Ayan. Binala din ako ano. Spoon, fork, and knife. And wara. Maya tayo mag ice cream. Okay. We're done. Anong oras na ba? Hindi ko na alam. Mag-alas 12 yata.
po, isa po yung dalawa. Si Daddy, sakit ng tuhod. Tandaan na talaga. Ayan, so balikin muna kami sa sasakyan. Ilalagay ito. Tsaka sabi ko magpalit sila ng damit. Tapos, mag-iikot kami to find a place to eat. And then ice cream. Let's go. Okay, we're walking along, I don't know what street, Bridgeland. Oh, First Avenue. Basta dito yan sa Bridgeland. And yan. Hanap tayo ng mga kakainan. Ang daming kainan dito. In fair. Alam mo, spring, summer na kapag nag-start na sila maglagay ng mga patio seating sa labas. And yan, patok na patok yarn. Tayo. Ayun pa, may mga seats doon. Like mga picnic tables. Nice. Dito kami, nag-pizza lang kami at yun ang gusto ng mga bata. It's just a small store. I'm sitting here outside. Dito ako. Ang ganda ng doggy! Tapos na kami kumain. And we're on the way to Village Ice Cream for dessert. Let's go! Guys, we're home. It's ano? Lapang 1. It's 12:52. Ay. Grabe pagod. Antok. Naantok ako. Grabe. Antok. Ana, namasakit? Tuhod. Dahil? I'm old. Yes, you are. Ay, nako. And mainit ngayon. Sakit sa balat. Grabe. As usual naman. Pero mas mainit today kaysa kahapon. Kasi kahapon, naka-jacket pa nga ito kahapon. Ngayon, it's hara. It's hara. Marami yung matukuha na antok talaga. So, mag-nap. Let's try to nap. Yung dalawa ay, si Zach ng una na naliligo. Okay. Hi! Where are we going? Trying to find a garage sale. Nung pauwi kami kanina. You better let me get something. Nung pauwi kami kanina, ang daming, hindi naman madami, parang 2 or 3 na signage na nakalagay garage sale, tapos pointing this way. So, sabi ko kay Zach, magpainting kami. Wait, ayun. So, iyaya ko siya sa mama sa akin. Lakad-lakad kami sa neighborhood and see, kung meron tayo madaan ng garage sale. Zach, look, there's a missing cat, Mr. Chomper. Oh, Chomper. Okay, may nadaan lang kami yung playground. Stop over. Hindi pa pala ito nakakaligo. Sabi niya maligo na lang daw siya pagbalik namin. Okay. Kanina, nung pagtawid namin, nung naglalakad kami, nakakita ulit kami ng signage na garage sale pointing this way. So, ngayon, napunta na kami dito sa area na to. Meron pa left, meron pa right. Walang signage kung saan yung garage sale. So, pero may nakita akong kulay red doon. Baka it's that one. Let's see. At may nagaganap na baseball game at the moment. It's, no, that's 1:43. I heard the ball. Huh? I heard the ball. Yeah, I heard the bat hitting the ball. I think, you see that red sign, Zach? You think that's the one? Yeah. Let's see. Yeah, it does. Yep, it's garage sale. I think this sign as well says garage sale. See, right? Yeah. Why is it just... To keep it standing up. Okay, so let's walk this way. Okay, so... Narating na namin yung isang garage sale. Wala kami na pala. We wasted our time. Walang ano. Nothing spectacular. Yeah, nothing at all. And then she's taking... There's 12. So, it says 12, we're just walking. Yeah. Let's see. Oh, yeah, I see the 12. That's but the I'm not sure if happening. This is the address. Okay.
Hey guys, hindi na ako naka-vlog nung naka-uwi kami ni Zach, ano? I forgot. So, as I've mentioned, it was a fail. Sa uwi kami ni Zach na makahanap ng anything. Marami kami nakita yung signage ng parang garage sale, tapos pointing there, pero isa lang nga yung nakita namin. We tried na maghanap pa ng iba, pero kasi, like, mainit. Tapos yun, nag-try din akong mag-nap kasi antok si daddy nakatulog pero hindi talaga ako makatulog. Kasi ano na, 6:20 na. So magsasaing lang. And dinner time soon. And then, oh yeah, sabi ko, binaba ko to. Sabi ko, itatanim ko to. Look at this. This is from sa school ng mga kids. Nung Thursday, nag-in-invite nila yung mga volunteer, parent volunteers for a volunteer tea. Parang appreciation, volunteer appreciation for mga parents na nag-volunteer. And then, so merong card na ganyan na merong signed lahat ng kids from all grades. And then may binigay na ganito, may naka-attach na ganito. And this is apparently paper seeds. So, sabi ni yung teacher ni Zach, ang mag-explain, you can plant this in a soil. Pwede mong i-crumple, pwedeng as is, pwedeng pa ganito, pwedeng pataas, and watch it grow. So, parang nakikita ko may mga seed-seed siya na ganyan. So, I'm excited to see what's in there. Like, anong kind of plant. I think it's flower seed. So, I'm excited to try this. So, and look at my avocados, guys. Wait, dito sa balang side. Kasi mag-a-against the light. Yung dalawa natin ay malaki na. Ayan. So, konti na lang. Tapos, ikakat ko na siyang ganyan para may tutubong bagong sanga and mas matibay yung bagong sanga. And then, itong dalawa, parang blurred. Itong dalawa, medyo maliit pa. Ito, hindi pa nga nagka-crack. Uy, mag-zoom. Mag-focus ka naman. Yarn. So, yan. And then, ano ba yung meron kami namatay. Ay, yung cucumber ni Zach. Nilabas ko kasi one time. Kasi sabi ko, mainit na. Pwede ko na itong ilabas. Tapos, pero merong day last week na nag-uulan. And then, super bumaba yung temperature. Paglabas, pag-check ko, patay na yung dahon. Tapos, yung paso, parang may naghukay. So, hindi ko alam yung kung pusa. Kasi minsan may pusa, di ba? Na umaakit dyan sa ano namin or kung squirrel or whatever. Anyway, so yun, magsaing na tayo. Ayan, nakasaing na ako and air fryer lang ang ating dinner. Meron akong minarinate or binabad kahapon na manok. Like, patis, nakamarinate lang siya sa patis, lemon, juice, and ano yun? Asin at paminta. So, itanim na natin to. And yeah, I wanna say, sabi ko nga, ano, volunteer. If nandito kayo, you have kids going to school, volunteer as much as you can sa school lang kids nyo because that means a lot to them. Sobrang iba yung ano, iba yung saya na natudulot ng pag-volunteer kapag kaya pupunta ako sa school nila. Zef, tsaka you feel na proud sila na nandun yung nanay nila or sa Tuesday, first time si Vince. So, Tuesday nila, kasi ang last day of school nila is Wednesday. And then, Tuesday nila, it's activity day. So, it's more, it's a day filled with activities. Hindi, paano ba natin ikukumpara? Hindi ko naman masabing parang intrams kasi wala namang parang presentation or sports related na competition. Pero tulad last year hindi pa ako nag-volunteer eh, kasi masyadong ano yung lola nyo na hindi mag-absent sa school. Ganyan. Pero minsan ito, may mga pagkakataong ma-absent ako sa school para lang mag-volunteer ako dito sa school nila. Kasi lalo na pag na magkakawan, mommy, please, volunteer, please. So, may mga
couple of times na nag-absent ako sa klase para mag-volunteer sa kanila. So, anyway, sa Tuesday, is a whole day event. Tapos, para siyang may mga booth or stations outside and inside the school. So, mga parent volunteers yung magtatao sa mga booth. So, siguro may mga games, like sa mga booth, may games, tapos, or whatever. Last year daw, may face painting, pero tinanggal. Narinig ko lang, nakimaritis ako last nung nagpunta ako dito sa volunteer appreciation, yung isang parent doon na nag-volunteer last year and natoka siya sa face painting. Parang kachika niya kasi yung parang nasa receptionist nung time na yun. Sabi niya, tinanggal na daw yun kasi nga, ang benta, doon lang lahat ng mga bata nagpupunta. Tapos parang, ang dami noon. Imagine mo, lahat ng bata gusto magpo-face paint. So, tinanggal na daw nila yun. So, more on like activities talaga. And then, ayun na nga, since hindi ako pwede at gusto ng mga to na mag-volunteer ako, kaya tinanong ko si daddy kung pwede siya. Tapos, chinek niya yung schedule. Pwede siya mag-leave. So, nag-leave si daddy. So, ako nag-fill out ng mga forms. Kasi pwedeng morning lang, pwedeng afternoon lang, or pwedeng full day kang volunteer. Sinayin ako si daddy sa full day. Wala siyang kaalam-alam. Nung nagkikwentuhan yung mga nanay last Thursday during this event, sabi nila, grabe, sabi niya, hindi Pinoy eh, pero naririnig ko nga, sabi niya, morning lang ako nag-volunteer, pero pag uwi ko, talagang pagod na pagod ako, sabi. So, walang ka-idea si daddy what's in store for him pag na-Tuesday. Sobrang pagod siya nun. 7 hours siya. Kasi required sila by 8:40 nandun. Tapos syempre, uwi yan is 3:05, 3:10, ganun. So, yan. Pero, sad din ako na hindi ako maka-attend or makakapunta. Kasi nga, it sounds so wait, fire. Ayun, it sounds so fun. Yung ano yun, yung fire alarm, very sensitive. So, kunyari, naamoy niya to. Hindi naman siya nasusunog pa, pero merong certain smell siguro na pag na-detect niya, nagpa-fire alarm. Pero, kaya, binabantayan ko din kasi nga, maya, itong fire alarm namin eh, very sensitive. Ayan na, natanim ko na. Nilubog ko siya as much as I can. And may konting puti-puting kita siya. Nandiyan yung papel. Pero hopefully, tumubo siya. I'm excited to find out anong halaman to. Anong flower or whatnot. And so, yeah. Sinet up ko yung table para sabi ko dito kami mag-dinner. Although, dalawa lang yung upuan namin. And hindi ko alam kung nakag-vlog na ako before nung nag-barbecue kami dito nila. Nakapag-barbecue na kami a couple of times. Meron kami nila Sheena and meron kami lang as family. And kung titignan nyo, parang ang laki ng barbecue namin, no? Pero, yung takip lang yan. Na-vlog po na yung barbecue namin dati. Maliit lang to. May table dyan, tapos may maliit kaming electric na barbecue. Nabili ni daddy itong pantakip sa superstore. Ang laki. And by the way guys, yung aming kapitbahay or yung unit sa tabi namin ay bakante. Ilang buwan na din yung bakante. So, hindi ko alam kung meron na ba nakuha. Pero yung kanila, carpeted yung floor. So, alam ko yung hindi carpeted ang more updated katulad sa amin. Yung kanila carpeted pa. Anyways. So yeah, ang init na naman. Ano ba yan? Sinet up ko yung table kasi sabi ko, uy, maano na, yung wala na yung araw. Pero, ang sakit kasi sa balat ng araw. Tabong ligo lang ako, pero, naiinitan na naman ako. And yung, since lang spring, summer na, mahaba yung, dry ng hair ko tuloy. Mahaba yung araw namin, like, nagsa sunrise sa mga 5:20 tapos sunset almost 10 o'clock na ng gabi. So minsan past 10 pa kaya ang haba ng ano namin liwanag. So yun, gusto ko itong kumain sa labas pero nainitan naman ako bigla.
Grabe yung tirik ng araw. Oh my gosh. Ano ba yan? And ito pala yung ano nila, nila Zach and Zeb. Class picture for 2023. Hindi ko alam kung na-vlog ko. Napakita ko before. Pero yan. Kasi recently lang namin binili. Ang tagal na niyan eh. Last year pa. Last year pa ba? I think so. Ngayon lang namin binili. Kung kailan mag-end na yung classes. Ay, kung, baka kasi i-delete na nung photography studio na nagkuha ng picture nila. So, yan. Ayan, guys. Tapos na kami mag-dinner. Dito kami na kumain. Yes. And medyo bumaba na yung araw sa... Natatakpan na siya ng building. So, medyo okay-okay na tayo. Hindi na masakit sa balat. And it's actually 8:18. Pero, ito niya naman yung liwanag na yarn. Anyway, kahit 8:18 na, tayo ay magkakape. Dito ko kayo ipagpatong sa bus. Huwag sana mahulog. Yarn. And then, dessert. Nung ano ko pa itong binili, Wednesday. Ano na ngayon, Sabado. Sa school. Yung aming... Yung parang culinary. School of Culinary Kineme. Yung mga gawa to ng mga baking and pastry student. If I'm not mistaken. Basta yung mga ginagawa ng mga estudyante. Binibenta din dun. So, yeah. Noong Wednesday ko pa binili. And I think okay pa naman. Looks good. So, may cream and may chocolate. Hot. So, gawa muna ako ng schoolwork dito para presko. And meron pala akong chika or update sa inyo. So, tomorrow may pasok kasi ako sa work sa Columbia. But that will be my last and final shift sa work or sa Columbia dahil meron na tayong bagong work. Hindi ko pa to na, ano, hindi ko pa na-announce, no? So, nagkaroon ng opening sa school. I have been eyeing for this position since dumating ako sa, hindi naman since, siguro mga bandang August of last year when I learned about this position na meron palang ganito, nag-hire pala sila ng student, pwede palang mag-work ng student sa school, ganun. So, a little background. Nung nagkaroon, ay hindi, June pa pala. Tama ba? June ba? Nung nagkaroon ng field trip sa, tawag dito, sa Banff. Tapos, at remember that field trip na sumali ako sa Banff na wala akong kaklase, hindi sumama sila Sheena, sila Jen, ako lang, tapos nakipag-friends ako sa ibang Pinoy. Tapos sila, ahead sila sa akin ng, ano, isang taon ba yung ahead nila? Yeah, isang taon yung ahead nila sa akin. Anyways, nung time na yon, doon ko nakilala yung isang kapwa student, pero siya bata pa, tsaka wala. Bata pa siya, nasa 20s pa lang, tsaka jowa pa lang yung kasama niya. Wala pa siyang asawa. Ngayon, nalaman ko nga na merong opening sa St. International Center na department sa school as office assistant. Tapos, that time, sabi niya, that time, mag-apply pa lang siya. And then, hanggang sa, naano na siya. Siyempre, since nagkakilala kami, hanggang sa naging friends-friends na kami, tapos naging, ano na nga ako, diba, naging suking volunteer na ako sa International Center sa SAIT. So, kaya naging friends-friends na kami. So, siyempre, nalabaltan ko na, na-hire na siya, ganyan. Tapos, so, nung January, nagkaroon ulit ng opening, nakwento ko yun sa inyo, nung ako ay nag-start doon sa
work namin ni Sheena before sa downtown. Remember, nagkaroon kami ng parang office work na 2 weeks ba kami lang doon? 2 weeks lang na hindi magandang experience. But anyways, on that day, exactly, kung kailan nagsabi na opening sila, mistaken. Kung kailan ako na-hire, kami ni Sheena na-hire, on my way home, na naglalakad na ako, biglang lumabas yung announcement na nag-hire sila. So, I really wanted to apply. Tapos, nag-try din ako makiusap. Nag-pass na yung deadline ng application, and then I talked to yung parang, yung boss ko. I talked to her, siya yung in charge. Tapos sabi niya, wala na, hindi na pwede kasi nga pass na yung deadline, and at the same time may conflict din pala since I was a student ambassador sa SAIT. Hindi pala pwedeng dalawa yung position mo na student ambassador ka tapos nag-work ka din sa SAIT. So even though kunwari hindi kami na-hire ni Sheena dun sa work namin sa downtown, kahit na hindi naman pala kami na hindi ako na-hire dun, hindi rin pala ako pwedeng mag-apply for that position kasi nga I was an ambassador and nakatali ako for 2 semesters. So natapos yung term ko as an ambassador noong April 30. Tapos ayun na nga, lumabas yung announcement sometime in May na open for application ulit yung International Center for Office Assistant. So nag-apply ako. And since tapos na yung term ko as an ambassador, pwede na ako mag-apply. So, na-interview ako ng June 3. And then, 3, 4, 5, 6. June 6, meron ng parang, wala pang official na, parang June 3, in-interview ako. Tapos, Monday yon. Tapos, on Thursday, nag-email yung HR na parang to proceed with the next steps of your application, blah, blah. Merong pina-fill out na form. So, sabi ko, ito na. Pero syempre, hindi pa yun final na final. And then, yeah, I got the final offer noong the next week. So, June 3 plus 7 ay 10. June 10. And ang official start ko is 2 weeks after that, which is June 24, which is on Monday. So, noong June 10 itself, noong nakalagay sa kontrata na ang first day ko is June 24, which is 2 weeks from that, sabi ko, hala, kailangan ko na rin mag-resign sa Columbia. And kasi 2 weeks din yung notice nila. Although, pwede ko silang sabay. I mean, yeah, technically, pwede sabay. Pero ayokong sabay. Ayoko silang mag-overlap. So, kaya sabi ko, nag-email ako right there and then on June 10. Nag-email lang ako sa... And sa info that I gathered, more than 450 applicants yung nag-apply. And 7 lang yung in-interview nila. And 3 lang kami na kinuha. So, ako, tsaka isang Taiwanese and isang Indian yung na-hire. Hello. I'm happy. Finally, kasi parang since last year ko pa ito gustong applyan. And finally, yeah, lang talaga, perfect timing for everything lang. So yun, share ko lang ang aking news. And yeah, siguro i-end ko na yung vlog kasi parang ang dami ko nang dada today at baka mapahaba na. I'm gonna do some assignments. Napapalapit na rin ang ating mga midterm exam. Oh my goodness. Sometime second week ng July is midterm season, so anyways, I'm gonna end the vlog. Thank you guys for watching. I'll see you on the next one. Bye.